Hi guys! Puntahan po natin itong payag na ito ni Mr. Joey De Leon na sigurado tayo na ang pinatutungkulan kuno ay ang mga bashers ni Alex Gonzaga at ni Tony Gonzaga. Hindi ko nakikita na yung mga nagsasalita, yung mga kinokondina ang ginawa ni Alex, halimbawa, hindi ko nakikita na sila ay mga bashers. Ang nakikita ko sa mga nasa social media na may pagkondina, 'di ba, na hindi nagustuhan ang ginawa ni Alex, na hindi nagustuhan ang kayabangan ng isa. Sila po ay mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. At alam nila ang mabuti sa hindi. Yun po yung mga klase ng kababayan natin. Hindi po natin makukonsider na bashers yung mga yon. Okay? Kasi para sa akin, pag sinabing bashers, ang naiisip ko kaagad ay ang mga pulangaw. Pag sinabing mga bastos sa social media, mga pulangaw. Yun naman yun eh. Yun ang totoo eh. Diba? Yun yung nakikita natin din. Sabi ni Mr. Joey De Leon, anong meron ang isang basher bukod sa giting o tapang para manira o mamuna ng ibang tao? Yung pamumuna, sa tingin ko okay lang yun. Pero ang katotohanan kasi minsan, iniisip na itong mga pulangaw na kuno ay paninira. Hindi po ganun yun. Pag ang isang katotohanan ay inilahad ng isang netizen, isang tao, hindi po paninira yun. Ang paninira po ay yung mga imbento na issue para iba to sa kung sino man. Yun po yung mga paninira. Ang sagot, halu-haluin nyo ang mga letra ng salitang giting at makukuha nyo ang salitang inggit. Inggit daw ang mga netizens. Yung mga netizens na pinupuna ang isang katulad ni Alex Gonzaga at ni Tony Gonzaga. Ulitin ko sila po ay nag-iisip ng tama. Alam po nila or meron po silang kakayahan na mag-discern. Okay? So pag mali, mali at dapat punahin. Pag ang mali kasi hindi natin pinabayaan lang natin, iisipin kasi ng napakaraming nakakakita, nakakapanood na normal yon. Ay hindi po maganda yon. Paano na lang ang kinabukasan ng napakaraming kabataan? Dahil alam natin ang mga kabataan ngayon ay nahuhubog na rin talaga sa social media. So para kay Sir Joey De Leon, mawalang galang na po. Pero hindi po inggit, wala pong inggit sa usapin na pagpuna sa hindi magandang nakikita natin sa social media. Hindi lang po sa mga celebrities na katulad nga ni Alex Gonzaga at ni Tony Gonzaga, kundi pati na rin po doon sa mga politiko, sa mga nakaupo sa gobyerno. Anong kinalaman ng inggit dito? Diba? Parang ang weird. Siguro pwedeng kainggitan ng isang Tony Gonzaga ng isa pang celebrity na posibleng katulad niya rin. Diba? Pero yung mga netizens lang, ordinary people, kaiinggitan yung mga katulad nila, wala po yun. Hindi po bagay yung salitang inggit doon. Siguro, sabihin na natin, nakarapatan natin. Diba? Mga public figure sila eh. Diba? Mga public figure ang mga celebrities. So may karapatan ang kanilang mga followers, ang mga supporters, ang mga nakakakita sa kanila sa social media na mag-react. At yung pamumuna ay isa pong reaction yun na kung titignan natin, positibo para baguhin ang isang pagkakamali.